special day because we have a very special guest. Yay! It's my cousin Mary. Come on, Mary. Yay! Hello, guys. And of course, hindi kompleto ang ating vlog because she's the most important person dito sa vlog na to, ang aking pinaka-beautiful na hipag na si Lovely! Si Lovely ang mommy ni Mary. Okay, ang aking beautiful hipag na si Lovely ay isang professional hairdresser. At ngayon, ano pa ang gagawin natin sa ating mga chikiting? Magkukulayan tayo na ang kanila, ma. Okay, so ang mga concern ng mga mommies like me, kasi ako very hesitant din ako na magpa-color ng hair ang mga bata. Kasi nga dahil sa chemical, baka masira yung hair nila or ma-damage. But, ano masasabi mo doon? Based on the professional opinion? Pwede naman, kaya lang kasi, ang pagkukulay sa mga bata is hindi kailangan i- saga dito sa root. So, pwede mo siyang kulayan dito lang sa dulo. Para just in case na mag-dry yung hair ng bata, is pwede natin siya i-cut. Tsaka, since vacation and summertime, so walang pasok ang mga bata, so okay lang mag-color ng hair. Tsaka, matagal ng pangarap ni Tiffany na magpa-color ng hair. So, keep on watching para malaman nyo kung anong color ng hair ang gagamitin. So, ngayon, anong gagawin natin? Mag-mix tayo ng pang-bleach dun sa hair niya. Konti lang naman kasi hindi naman natin ibinubuo yung hair ng kids. At ganyan. Kailangan siya i-mix na mabuti para hindi bubuo yung gamot. Malapot siya, so kailangan natin dagdagan. Okay. And then, so, syempre, yung mga mommies magtatanong, safe ba yan sa mga anak namin? Safe naman siya. Pero, yun nga sinasabi ko, huwag natin siyang isagad sa mga anit na mga bata. At huwag natin hayaan na hawakan nila kasi mahabit to. So, lahat ba ng mga hair color, mahapdi talaga? Hindi naman. Huwag lang siya talaga. Depende kasi kapag sa mga matatanda, kailangan talaga isinasagad sa roots. Kaya lang, mahapdi lang siya. Kunwari, kung may mga balakubak lang yung hair ng kukulayan mo, kaya may sugat yung anit nila. At bago magkulay, kailangan tanungin mo din yung bata, o yung parent ng bata, o kung sino man yung kukulayan mo kung may allergy sa mga ito. So, ready na ang ating pang-bleach ng kanyang hair. Ito na! So, ngayon, anong gagawin natin? Mag-apply na tayo ng bleach sa hair niya. Mag-apply sa kanya is konting-konti lang para pantay ang pag-light ng hair niya. Kasi kung bigla mo nalang ina-fly na ganyan, hindi magpapantay-pantay yung ano? Ay, hindi magpapantay-pantay yung pag-lights ng hair. So again, makulit na naman ako. Safe ba yan sa mga bata? Pwede naman. Oo, safe naman siya. Huwag lang siya talaga hawakan at huwag idikit sa anit, lalong-lalo na sa mga edad nilang bata pa, hindi talaga pwede to. Kaya lang kasi, summer naman ngayon, so pwede naman natin kulay yung mga bata. Pero hindi lahat ng bata din is suit sa kanilang pagkukulay ng hair. So, bago tayo magpakulay, bata man o matanda, kailangan din natin sabihin sa mga beautician kung mayroon tayong allergy para maiwasan yun. Sa edad naman niya na bata, hindi siya mag-allergy kasi hindi natin siya idinikit sa anit. So, hindi naman siya nakadikit sa anit. Para kapag, yun nga sinasabi namin kanina pa, na kapag nag-dry siya, is pwede siya i-cut. Tapos, mahapdi ba? Minsan, mahapdi rin yung hair color, lalo na kapag may sugat yung anit o kaya may balakubak ang isang tao na nagpa-hair color. Kunyari, yung nagpa-color biglang nahapdian, anong gagawin?
Ang gagawin naman kapag gano'n na nahabyan na yung customer is kailangan natin ng spray ng water at sasabihin natin na huwag niyang kamutin kasi once na kinakamot mo, yung mahabdi is lalong magsusugat yung anit mo, lalo siyang hahabdi at mabuburn yung anit mo. How are you feeling? I feel great. And I'm so excited to color my hair. So, ilang minutes naman yan ibababad? Kasi syempre ang concern ng mga mommies, baka masunog yung hair ng bata, matagal. So, ang pag-start ng pag-oras sa buhok na pag-color is depende yan. Ngayon, tapos na tayo mag-apply ng bleaching. Ibi-bleach lang natin, ay maibababad lang natin siya ng 10 minutes kasi yung buhok niya is may natural color na. Yung buhok kasi niya is para siyang ash brown. Hindi kagaya ng buhok natin talaga na black. Pero sa mga black hair is umaabot yung pagbababad ng 30. Depende rin sa kapal at hibla ng hair kasi minsan may buhok na sobrang itim. Ang tagal na talagang mag-light. Hindi kagaya ng manipis naman na hair is madali lang mag-light. Umaabot lang siya ng 30 minutes. So, babalikan natin si Tiffany ng after 10 minutes para i-check yung hair. So, ngayon, magbi-bleach naman tayo ng hair na black hair. Kagaya ng sinabi ko kanina, depende sa depende sa kulay ng hair ng bata. Kanina, saglit lang yung binabad natin mga 10 minutes kasi may blonde na nga yung hair niya. Hindi kagaya ng hair nito, sobrang black. Tignan nyo. Itim na itim talaga siya, di ba? So, tignan natin kung ano ang babad natin. Ano ang mga 30 minutes. Pero pwede naman hindi nyo na lang siya ibabad ng 30 minutes kasi nga bata. So, yung makuha lang natin yung blonde na hinahanap natin. Achievein lang natin yung ano, yung blonde. Hindi yung sobrang blonde na black. As nakita nyo naman, black na black yung hair niya. So, kailangan natin ibabad to ng mga 30 minutes hanggang sa ma-achieve natin yung blonde na ina-achieve natin. So, Mary, how are you feeling? Great. Of course, proud ako sa aking mami. Tapos na siya, so ibababad lang natin siya ng 30 minutes, tapos balikan ulit natin kapag na-achieve na natin yung blonde na hair. So, ngayon, tapos na babal naman natin yung buhok ni Tiffany kasi na-achieve naman natin yung blonde. Masama bang mag-blower ng hair sa mga bata? Masama pag madalas, pero kapag occasional lang naman is okay lang. Huwag lang yung sobrang init kasi meron kasi medium and high yun eh. So, dun lang kayo sa medium para hindi ganun kainit. At huwag nyo itututok sa pinaka-anit para hindi rin masunog yung anit nung bata. At saka kahit matanda, hindi rin pwede na laging binablower ang hair kasi nakakapag-dry din siya ng hair natin. So ngayon, ito na yung kinalabasan ng pag-bleach natin sa kanya. Nakikita nyo naman, blonde na siya. Kaya kami lumabas kasi iba ang color ng hair kapag nasa loob ng bahay. Iba din ang kulay ng hair kapag nasisinagan ng ilaw. At saka iba din ang kulay ng hair kapag direct sa arawan. So ganito siya ka-blonde. So ngayon, ang gagawin natin ngayon sa kanya is i-apply na natin yung color na gusto niya. So ngayon magmi-mix na tayo ng pang hair color.
kasi dalawang color yung gagamitin natin sa kanya, so dapat magkaiba sila ng timplahan kasi hindi pwedeng magsama sila. Konting-konting lang para. Hindi po yun magkaparehas, ha? Kasi parang same lang sila ng color, pero hindi po. Ito pink, ito naman violet. And then, i-mix na natin siya. I-mix na mabuti, ha? Para hindi siya magbuo-buo. Diba kanina, parang isa lang yung color nila. Pero, tigas, makita nyo naman, magkaiba sila, diba? Sinadya talaga namin na clear to para makita. Para kapag nag-apply, kita mo kung anong i-apply mo dun sa buhok. Kasi kapag medyo basa pa yung hair, hindi kakapitan ng hair ko. So, ngayon, i-section ulit natin siya para alternate yung gagawin natin color sa... Ganyan dapat, para hindi ano yung, hindi parang pinantay lang yung kulay niya. Section na siya. I-find natin ang paglalagay ng color kasi alternate na yung gagawin natin kulay. Hindi pwede na isang lagayan lang ang paglalagay na hair color niya. So, ganyan. Tabi natin siya. And then, i-clip mo siya dito niya. Thank you.
So, kailangan din i-check ng mabuti para lahat ng hibla ng hubukis nalagyan para walang patchy-patchy. So, love, syempre magtatanong yung mga viewers natin, paano ka natutong mag-color? Dati kasi talaga, hindi naman ako nagkukulay. Manicure, pedicure lang ako. Tapos, pumasok ako sa salon. Ayun na nga. Tinuruan ako ng amo ko kasi yung amo ko naman, senior siya sa sa David. So, habang pumapasok ako sa kanya, tinuturuan naman niya ako kung paano yung tamang pag-apply, paglagay ng mga kulay, kung paano ba yung pag-dissection. Tapos hanggang sa pumapasok na ako sa mga semi-seminar, kung paano yung tamang pagtitimplangan ng kulay. Ayun, natuto na ako. At saka, yung mga kasamaan ko din kasi sa salon is, galing sila sa mga malalaking salon, kaya hindi na ako natatakot kasi alam ko na yung nagtuturo sa akin is mga bihasana. So, bukod doon is nag-aral din ako, hindi rin pwede na do it yourself lang. Kailangan din talaga mag-aral ka kung paano yung tamang pag-color ng hair. At saka, syempre, may mga customer din na medyo sensitive. So, kailangan, ikaw as a beautician, kailangan mo din pag-aralan kung ano yung tamang hair na ilagay mo sa buhok. Ay, tamang color na ilagay mo sa hair ng customer. Kasi minsan, may buhok na hindi madaling kapitan ng hair color. So, kailangan mong tignan yung buhok niya kung ano ba yung texture niya. Kailangan, may alam pa din talaga kung paano yung tamang hair color. Hello, shoutout nga pala sa mga customer ko dyan. Bekele na naman. So, paano naman yung mga experiences mo sa sa paggagawa niyan? Ang experience ko naman is, nag-a-assist kasi sa amo ko. Nag-a-assist ako sa amo ko, ganyan. Tapos, hanggang sa natuto nga ako kasi tinuturuan niya ako habang nag-a-assist ako sa kanya. Hanggang sa, ayun, ako na yung gumagawa. Pinag-practice mo ba yung mga anak mo dyan? Siyempre hindi. Kasi anak ko yun eh. So, yun nga yung mga experiences mo. Wala naman talaga beautician na kapag nag-i-start is perfect lahat ng ginagawa niya. Sa mga mistake mo is natututo ko naman. So, yun na nga. May mga nasira din ako. Pero hindi po. Pero tingnan po yung totaling sirang-sira. Mga konti lang, mga ganon. Pero po, sa ganon na pangyayari is natuto naman po ako. Ngayon, alam ko na yung tama at hindi na gawin sa mga buhok. Salamat po sa mga nasira ko kasi natuto po ako kung paano mag-ayos ng tama. Out nga pala sa mga medyo nag-dry. Sorry po ah. Pero ma'am, hindi po talaga yun, dry. Konti lang. Pero sana po ah, huwag po kayo matakot kasi po, magaling na po ako. Hindi na po magaling manika. Magaling na po. So, gaano ka nakatagal hairdresser? Almost 5 years. Kasi, bago lang din naman po ako. Pero, taon na rin, mga 6 na taon na rin. Kasi yung 1 year na yun is linis-linis at saka aral yung ginagawa ko. What can you say about Tita? Well, she's a really good hairdresser. I love her work. It's really nice. It's already really beautiful. So, mga Ka-Tiffies, baka naman! She's so professional! So, mga Ka-Tiffies, it's totally safe po kasi ako pa naman isang maarting nanay din. At ayoko rin na ang basta-basta hahawak na lang sa anak ko basta na lang kahit naman ang professional salon nagkakamali rin dahil ako ilang beses na rin akong nadamay dyan. Etong si Lovely talagang alam niya yung ginagawa niya. Kaya safe na safe siya. Trust ako sa kanya na maging magagandang kalabasan yung yung paggawa niya kay Tiffany. At safe yung hair ni Tiffany. Is there any green?
But, Tagalog guy, kasi di ako marunong English. Galing ko mag-English dahil dumudugo ilong ko talaga. Kaya minsan po, pag gusto niyo magpa-service po sa akin, mag-Tagalog na lang po tayo para magkakaintindihan ko tayo. Kasi dumudugo talaga ilong ko dito. So, ito yung black hair kanina, di ba? Mas nakita nyo, blonde siya, pero hindi siya ganun ka-light. Ka-light blonde kasi nga, black yung hair niya. At saka, hindi na natin pinaabot na mag-blonde ng bongga kasi bata siya, hindi siya pwedeng maibabad ng matagal. So, ganito lang yung ginawa natin pagka-blonde. So, kay Mary naman is gusto naman niya pink and green. So, itong hinahalo ko, kulay dilaw siya pero green yan. Mamaya pag-apply natin. So, abangan niyo mamaya. So, sineseksyon ulit natin yung hair ni Mary. Para naman maging maayos ang kulay niya. Kalalabas niya. Para hindi siya yung parang square lang. Alam mo yung parang pinantay lang. At at saka po, sa mga nagtatanong, baka kinuha ko to sa pinapasukan ko, hindi po ah. Sarili ko po to. Hindi ko po to dinikwat sa pinapasukan ko kasi syempre, alam ko din yung hirap ng boss ko kasi mahirap din po ang customer namin ngayon. Hindi pwedeng kumuha ka ng gamit sa salon ka pa nag-service ka. Kailangan sarili mong gamit kasi kawawa ng mga. Naklaro ko lang. So, sa mga nagtatanong, kung kaninong gamit mga to, gamit ko po to, ipunan ko po to talaga. Marami pa nga kulang eh. Kaya kung marami po kayong sobra na plancha, plancha ko ng buhukan, hindi ko plancha ng buhukan. Tsaka bloomer po, hindi ko vacuum. Bloomer po ng buhok. Yung bago naman, diba? Magdedeman na rin ako. Itodo ko na to. Bekenemen! Ibigay niyo na sa akin yun. Ba, nakita nyo kanina kulay dilaw. Ngayon green na siya. Oh. Diba? Parang siyang avocado. Tapos, mag-apply na tayo ng kulay green. See? Color green. Hindi ito ganun kaano ha, kasi hindi natin masyadong bleach yung hair ni Mary kasi bata nga. Ang inaano natin doon is para hindi lang masira yung hair. Medyo winash lang natin yung black color para kumapit yung color na ilalagay natin. Oh. Nagtatanong bakit may plastic? Linastic ko siya kasi mamaya pang cover ko din para hindi rin mag-mix yung pink na ilalagay natin sa ibabaw kasi ito green. Parang bulaklak yung kalalabasan niya kasi green yung dahon din niya. Kita niyo naman eh sa mga viewers naman natin eh bakit kay Tiffany foil ang ginamit, bakit kay Mary plastic? Kasi kaya foil naman yung ginamit natin kay Tiffany kasi in-alternate natin. Hindi kagaya nito is yung buong baba is green tapos sa top lang yung pink. So kaya plastic naman siya para mamaya pantakip natin para hindi maghaling pink at saka green. Ayan, tapos na yung green natin. Linagyan ko ulit ng plastic para nga hindi sila mag-combine. So, apply na natin siya ng pink. Lalagyan na tayo ng pink. Thank you.
So, ngayon, tapos na yung dalawang baguettes. Ang gagawin naman natin ngayon is si ate. At saka nakita niyo naman, yung kulay niya is mas matingkad yung sa roots at saka si dito sa dulo. So, total nandito na tayo. Lubos-lubosin na natin ang makeover niya. O, doon na. Para hindi lang si baguettes ang bunga. Ngayon, i-highlights lang natin ng konti yung hair niya kasi parang, makita niyo. Dark, tapos dito sa roots niya is light. So, bigyan lang natin ng konting highlights para mabuhay-buhay naman yung hair color niya. So, gagamit tayo ngayon ng saklob. Kasi, manipis yung hair niya kasi. So, hindi natin kailangan lagyan ng foil. Pero, depende rin kasi sa gumagawa ng hair color. So, sa akin, ang pinili kong pag-highlights kay ate is lagyan ng ganito, saklob. Tanong kasha. 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 Wow. Astronaut. Alis na po. Baby. Na. So, sukitin lang natin para hindi siya madami. Kasi minsan, pag nagfo-foil kasi, may customer kasi na, ah, gusto ko yung foil. Ganun. Tapos, sa kanya naman, manipis kasing hidla ng hair niya. So, hindi niya kailangan ng foil. At saka, kailangan lang sa kanya is konti lang. Kasi hindi siya sanay mag-highlight. So, konting gagawin din lang. So, ito yung pansungkit natin. Para siyang pala. A baby girl. Ganyan ha. So, kunwari unge, ganon. So, kailangan tight ha, tight. Kasi, kapag hindi, yung iba kasi ayaw talaga ng gento kasi masakit siya eh, pag inaano. Pero sa kanya, dahil gusto natin ano yun siya, sabi ko sa kanya is, tiis ganda. Ganyan, tiis ganda. Hindi naman siya masakit. Oo. Magaang nga ang buho, ang kamay ni Lovely eh. Gusto niya masakit. Gusto na nung sasaktan. Saktan yung ting niya. Ganun. So, nakita niya, di ba, yung bilog lang yung linalagyan ko. Hindi ko linalahat lahat ng butas. Kasi kapag linahat mo na yan, hindi na po highlight siya. Ano, buong ulo na yung lalagyan ng highlights. Nagsaklog ka pa. Sana, ilinagay mo na, minasage mo ng ganun. Pero ganito lang, para konti lang. Pa-cute lang ba? At saka maganda rin minsan yung ganito kasi yung anit na hindi na lalagyan. Ganyan lang. Ayan, so ito na po ang ano. Ang kinalapasan niya. Tapos na siya. Ayan. Mukhang akong, ano, mutant. So, yan na siya. Tapos na siya, diba? Yan, all around po yan. Konti lang naman ang linagay natin kasi nga, hindi naman kailangan buo. Para lang maiba. Kasi minsan, yung kulay parang ganyan, kunwari niyan, ganyan lang yung kulay. Parang wala siyang, ano, iba ang art eh. So, lagyan natin ng konting-konting arti lang. So, ayan. Nagtitimpla na po si Lovely ng pang-highlights naman. Iba ba ang highlights sa bleaching?
Oh, almost same lang sila. Same lang sila, hindi naman sila pinagano. Kaya lang kasi, kaya sabi highlights kasi hindi binubuo yung pag-bleach. Kaya ang sinasabing highlights pala kasi kapag bleach siya, mas matingkad yung kulay niya kaysa sa dun sa mga kinulayan na hindi bleach. Yun ang pinagkaiba ng ano, highlights. Kasi yung iba, highlights yan. Pero yung buhok nila, wala naman highlights talaga. Lalagyan na natin ng bleach yung hair niya. Pag nagbe-bleach po kayo, kailangan nyo mag-gloves. Kaya lang kasi, dahil makapal na yung kalyo ng kamay ko, so hindi ko na kailangan ng gloves. Pero kailangan rin po talaga mag-gloves kasi po mas mahapdi itong gamot na to na pinang bleach. Okay. At saka, yung mga hindi lang nag-gloves po pala, kagaya ko, hindi ako nag-gloves kasi alam ko na kung paano ang paglalagay na hindi malalagyan yung kamay ko. So, sa mga lang ano, sa mga hindi pa talaga marunong mag-gento, meron kasi iba na nagha-highlights, basta lang lagay ng lagay, hindi nag-gloves, hindi lang iniisip yung mga nails nila na pwedeng masira din po sa pag-bleach. So, huwag niyo po gagayahin ako ha, na hindi nag-gloves kasi po, ako kasi is, sanay na ako. Alam ko na hindi ko malalagyan yung kamay ko ng gamot, so hindi na ako gumamit ng gloves. Ito po sa kanya is, hindi lang to linagyan ko ng ano, mayroon pa akong ibang ilalagay dito sa hair niya. So, okay na kay ate, ganyan, lalabasan niya. So, ibabad natin siya ng mga 30 minutes. Yan, para mag-light yung color niya. Tsaka natin siya lagyan ng ibang color kasi ang ginawa ko sa kanya, hindi lang highlights, meron pa akong ilalagay sa kanya para mag malagyan ng color yung hair niya kasi kapag bleach niyo po yung hair, open po siya. So, yun yung tendency ng mga buhok na dry na kasi yung iba kasi nagpapa-bleach tapos hindi na linalagyan ng color. So, open yung strength ng buhok, ayun, magiging dry na siya. Magiging tambo na yung buhok nila. So, ngayon guys, natapos na natin i-highlight. Diba kanina isa lang, isang color lang. Pero ngayon, tignan mo na siya. Meron na siyang shades. At saka, yeah, meron siyang buhay-buhay na yung color niya. Hindi na siya boring. Meron na siyang something. Yayamanin. Yayamanin na si madam. So, kailangan pag ganito, ipaloob lang yung blower niya kasi manipis yung buhok ni ate. So, pinaloob ko siya para kunwari naman, makapal. Pero yung totoo, manipis siya. See? So, kahit hawiin niyang ganyan, meron pa rin. Akala lang nila, wala. Pero meron. So, pero meron! Okay. So, natapos na ang ating pagpapaganda today because of Tita Lovely. Thank you. Okay. What can you say? Thank you, Tita. Thank you, Tita Lovely. She's really lovely talaga. Aww. Thank you, Tita. Thank you, Mama. Welcome. So, nagustuhan niyo ba, girls, yung mga hair colors niyo? Opo! Of course po. She's the best. So, ano bang mga pinagagagawa natin sa ating mga hair? So, ang ginawa natin sa kanila is, winash out muna natin yung mga dark color ng hair nila, kagaya ni Mary, black na black yung hair niya. So, bleach natin ang bahagi. Ganon din kay Tiffany.
after ng bleaching, ginagyan na natin ng mga color na gusto nila, kagaya nito is green and light pink. Ganon din kay Tiffany, pink and violet. After nun, kailangan nyo din po lagyan ng treatment yung hair nila para hindi mag-dry kasi nga mga bata pa sila. So, kailangan talaga ng treatment sa mga hair na kukulay. Another fun video na naman ang na-share namin sa inyo. We hope you enjoyed this video! And if you did, please support this channel! And don't forget, napindutin ang notification nila para lagi kayong updated sa mga bagong videos nila. At nanood ka na rin lang, syempre, mag-subscribe ka na rin at hit mo na yung like button na yan para bongga tayo, di ba? Bye, Ka-Tiffies!